What do you have and where are you now? Anong ibig sabihin, where are you now? Kasi ang una mong market dapat yung palibot mo. Okay? Hindi yung malayo. Remember the roots? The roots will expand kung saan siya. Today, many farmers, ang goal mag-export. You know, one time, many years ago, there was another secretary, DA secretary, sabi niya, narinig ko siya, sabi niya, you plant, I will sell. Sell abroad. Sabi ko, wala nga tayong cold chain system, mag-sell abroad pa tayo. So ako, ito dinisar ko, I will sell to my neighbor. My market today is very simple. I used to sell to McDonald's. Nawala ang McDonald's. When McDonald's disappeared, what did I do? I had to look for another market. And the market I saw are my neighbors. Kakain din naman ng gulay yan eh. Tapos mayabang din naman yan, kumakain ng lettuce eh. Di ba? Ayaw na ng kangkong, lettuce na gusto. Mayabang din naman yan eh, di ba? Mas mura lang. Pero ang sistema ko, now it's cash. Bakit? Kapitbahay ko eh. Ang working capital ko maliit. Kasi kapitbahay ko eh. Ang tao sa Pampanga gusto magbenta sa Manila. Bakit hindi ka magbenta sa Pampanga? Di ba? So now I ask, what do I have and what do they want? Gusto niyo lang naman kumita, di ba? Yun ang purpose yun ng farming, di ba? You'd like to earn, di ba? So bakit ba tayo nag-aambisyon ng malayo? One time, I was talking to this dentist who became a farmer. Meron siyang greenhouse sa Tagaytay. And I asked, kamusta? Kumikita? Kumikita naman. And then started to complain. Sabi niya, ang hirap magbenta sa Italianis, maghirap magbenta sa Fridays. Sabihin lang, ganda na ng produkto ko. Minsan bayag sila, minsan ayaw sila. Tapos natagal pa magbayad. So sabi ko sa kanya, ang problema ho nyo, dami-dami nyo nagbibenta sa Italianis. So pwede kayo i-reject. Kasi marami pa nakapila eh. So I ask, have you ever considered selling to your neighbors sa subdivision nyo? Kumakain din naman yan eh. Pupunta rin naman ng shoe mart yan eh. Di ba? Tapos ito pa prinsipyo ko, if I produce a lot, I sell to the trader this much. Okay? Ang presyo ng supermarket ganito. So punta lang ako sa kapitbahay ko, sabihin ko ganito ako. Di ba? Mas mura pa ako ng konti, pero mas mataas na ako sa trader. So let's simplify farming. Your neighbor, they eat also. So you ask, meron sa inyo may kumpanya dito, di ba? Maybe 300 employees. Ako, in my farming, I sell to my employees. Kakain din naman yan eh. Yung manok na nakita nyo kanina, I sell to my employees. Pero mas mababa na presyo. Pero mas mataas pa rin sa trader. Kakain din naman sila eh. Okay? So know what you have and know where you are. And then, start small. Start with something familiar.